Hai, magandang araw sa atin. Ito ay sample ng ating uniform. Ito ay dinaan ko muna sa drawing. Ayan, para makita nyo kung ano ang mga korte ng pagtabas ng uniform. Ito ay sample lang natin kasi wala pa naman tayong tela na para gagawin. Ito pinakikita ko lang sa inyo kung paano ang mga pagkurti ng uniform. Kasi dati na talaga sa akin may nagtanong na paano ang pagtabas ng uniform. Itong mahaba na drawing natin, ito ay ang palda. Masimple lang naman yan. Ikakat mo lang. Siyempre, susukatan mo kung ano ang gustong haba ng palda niya. Ayan, ito yung haba. Ito yung haba ng palda niya. Kunwari, ang haba niya ay 25 or basta ano ang haba ng gusto niya. Pero, pag nag, ano kayo lagi, laging may allowance din dito para sa tupi. May allowance dati yan, may allowance din dito. Ang ideya ko sa palda, diba ang mga tela ngayon ay 60 ang width. 60 ang width. Pag malaking bata, kahit na mga 12 years old, hindi na ako naggugupit. Di ko na ito binabawasan na 60. Dalawang 60 yan. Halimbawa, hindi. 60 ang itong haba, lapad ng tela. 60. Tapos, siyempre, doble na yan. Doble. Hindi yan, isa lang ha. Doble yan. 28 plus yung isa pa, 28. Kasi doble na yan. Ito yung lapad. Ito yung ano, yung haba ng palda niya. Ngayon, ang 60 ay itutupi mo siya ng ganun para maging dalawa. Halimbawa, ang palda niya ay 28. Ang haba, 28 ang haba. Tapos, ito naman na lapad ay 60. Itong 60 ay hindi mo yan babawasan. Kasi, pag binawasan mo yan, di ba nakikita ninyo yung mga uniform na bakit bumubuka yung pleats? Dahil kulang ang tela nila binabawasan. Lalo na yung iba na mga gawa sa pabrika, siyempre tinitipid nila yung tela. Kaya, para sila makagawa ng madami, tinitipid nila yung tela. Ako kasi, pag patahi sa akin, hindi ko talaga yan binabawasan na 60. 60. 60, dalawang tupi yan, dalawang tupi. Hindi, yung 60, hindi mo pwede gawin na itutupi mo ng paganito, ang 60, magiging 30 na lang. Ari, kung maliit na bata, pero kung halimbawa, dalaginding na, hindi pwede. Kasi, kailangan ang inyong pleats ay malalim. Malalim. Maganda tignan. Kasi pag pinalantsa mo na yan, hindi na siya gumagalaw. Permanente siyang naka-pleats. Lalo na kung ipaplantsa na ninyo yan. Paplantsa na ninyo yan ng diretso. Hindi na siya gumagalaw. Maganda. Pero kung kulang ang lapad ng iyong tela, tapos naka-pleats ng ganito, pag sinuot na ng bata, nakabuka yan. Nakabuka itong pleats dahil sa kurti ng katawan niya, lalo na sa bandang puwitan, di siyempre matambok yung puwit, nakabuka ang sagwa tignan. Yan. Kailangan ang pag-pleats dito,
Pag magpi-pleats ka na, may tanda lagi ang gitna. Itong gitna lagi ay tatandaan mo. Yan siya dyan. Yan ang gitna lagi. Para pag nag-pleats ka, iyong itutupi ito. Kasi may pleats dito eh. Bali, tatlo yan lagi na pleats. Tatlo. Isa dito na itutupi mo siya ng ganito. Tapos itutupi mo rin siya dito. Tapos itutupi mo rin siya dito. Bali, tatlo yan na pleats dyan. Tatlo. Tapos, makikita mo naman yung kung ano ang, siyempre, ang pagitan ng sa bandang tiyan ay susukatin mo kung ano. 5 ba ang, ano? 5 ang 2 and a half. 2 and a half, bali, 5 ang lapad ng tupi. O kung round naman na pleats, itutupi mo lang yan kung ilan ang abutan. Basta malalim. Malalim. Huwag magtatahi ng hindi malalim ang pleats kasi ang sagwa. Ang sagwa talaga. Pero kung bata, pwede naman kayong magbawas. Basta malalim ang pleats. O, parang ganito na ang kalalabasan. Malalim ha, malalim ang pleats. Tapos magkakat ka rin dito ng para sa paha ng palda. Ito, kung ano ang gusto mo, 2 inches ba ang lapad ng sinturon, naka-fold ito, naka-fold yan, tapos, naka-fold ito kasi para siyang doble, bali na doble na ito siya. Ganyan, ikakabit mo, susukatan mo ito, kung ano ang bewang niya, halimbawa ang bewang niya ay 25 ang bewang niya, plus dadagdag ka dito ng mga 2 inches para may lawit, itutupi mo na yan dito. Itutupi mo siya, bali 25, magkagawa ka ng 52 inches na pang sinturon dito. Kailangan, pag nagtahi ka ng pleats, ikakasya mo yan dyan sa 25. Huwag mo sabihin na bakit ang lalim, malalim talaga ang ano. Kung pwede nagtatagpo dito yung ilalim, nagtatagpo dyan sa gitna, maganda tignan. Huwag na hindi malalim. Basta yung 60 na yun, ano, uubusin mo pag malaking babae, uubusin mo. Pero kung payat, pwede kang magbawas dito sa ano. Ngayon yan na yung sinturon. Isakabit mo na yan dyan doon sa 25 niyang bewang. Yan. Tapos, dito naman sa blouse, ito ang kurti ng blouse. Yan. Iyang tupi na yan, kailangan, parang dito yan sa ano eh, ito. Ang naka-fold kasi ito, naka-fold yan, fold. Para mayroon siyang sobra dito. Parang ganito ang ano niyan eh. Parang ganito na ang cut mo dyan. Pag na-fold mo na siya, ganyan. Para pag buka niyan, pag buka mo niyan, ay meron siyang ilalim. Kaya ko lang dinubli yan. Kasi minsan meron uniform na may parang barong ba dito. Parang may ano dyan. Pero pag nagtabas ka, naka-fold ito ha. Naka-fold ito. Tapos yung ano nito, ang cut nito dito sa ilalim, yung ganyan. Naka-fold yan. Ganon din dito. Naka-fold ito. May kurti siyang ganyan sa ilalim. Pero kung ito naman ay mayroong ganito, itong ano, itong tela na dito, ay ipo-fold mo lang palabas. Palabas ang fold nito, tapos ipo-fold mo na dito. Ganun na yan. Tatandaan ninyo lagi ang aking ini-explain. Tapos, ito naman ang kurtina ng kilikili. Yan ang kurtina ng kilikili. Tapos, yung likod lagi ay mababaw. Malalim ang harap. Laging mababaw lang ang likod.
Ganon din ang sa liig. Ito yung liig sa likod, ito naman yung sa harap. Pag-V-shape. Siyempre, susukatan mo kung ano ang liig. Tapos, ito naman yung collar niya. Dalawa kasi ang uniform ng collar. Mayroon naman collar na BB collar, parang ganyan pabilog, ganun siya ang korte. Pag navy collar naman, ganyan ang korte. Fold ito ha, naka-fold ito. Naka-fold yan. Naka-fold din ito. Tapos ikakabit na yan dito. Parang ganito na siya pag kinabit mo na siya. Yung baby collar. Pag baby collar, ganyan na siya. Pero pag navy collar naman, pag anoon ang navy collar eh. Hoy! Ashley! Ashley! Sampay! Teka, wait lang. Ay, Diyos ko. Patawarin niyo ako. Kasi bigla ba naman bumuhos ang ulan, napasigaw tuloy ako. Napasigaw ako sa aking ginagawa. Ano ba yan? Sorry. Ay, ito na tayo. Ayan na yung korte ng ating ano. Bakit mayroong ganito? Paha din yan dito. Kung gusto nyo yung pagkabit niyan, ipatatapal lang nyo tapos pabaliktad ng ganon. Pwede rin naman dubli ito, nakatfold ito, itatahi mo dito sa ano yan, sa gilid. Siyempre susukatin mo ang bewang. Susukatin mo yung dibdib, tapos yung shoulder. Pag-aralan ninyo yan kasi meron na akong video niyan kung paano ang sukat. Pag-aralan ninyo. O kung meron man kayong mga uniform na luma, nakasya pa sa kanila, yun ang tastasin nyo gawin yung pattern. Yan. Diyan kayo matututo kung ano ang paano ang pagkorte. Mas maganda kung ikaw ang magtatastas ng uniform kasi alam mo kung paano ang paraan, paano ang pagkabit, hindi yung iba ang magtatastas ha. Ikaw ang magtastas para gawin mong pattern. Ito ay US Navy ang ano nito. Naka-fold ito dito, naka-fold. Ito naman ay ang sleeve, ang manggas. Ito, naka-fold din ito dito. Naka-fold yan. Tapos yan. Yan. Kailangan may kurti siya ng ganyan para sa bandang kilikili yan. Yan ang pagkukurti ng manggas. Kaya ito ay drawing pa lang. Meron naman akong isa sample na pagtahi para matuto kayo talaga. Ito ay ini-explain ko pa lang sa inyo para maliwanag ang ating pagtahi para malaman ninyo kung paano. Itong palda, ganyan lang. Huwag gugupitan yung 60 ang width pag malaking babae. Pero kung bata lang, yung 45 ang width. Halimbawa, titurun lang ang gusto nyong ano. Kasi karamihan sa mga uniform kasi 60 ang width. Pero kung maliit lang na bata, magbabawas lang kayo dito. Babawasan nyo yan. At i-ano ninyo na muna, bago kayo magbawas, yung malalalim lagi ang pleats. Ha? Kung mayroon naman pleats na tuloy-tuloy lang ang pleats, pwede rin. Ito yung parang may gitna na malaki. Yan, ganyan. Yan ang ating, ngayon, project. Yan, pinakita ko lang sa inyo kung paano ang mga korte, paano ang pagkat. Diba? Para natututo din kayo kung paano ang pagkat. Kailangan yan sa atin mga tatahiin ang matutong mag-cut. Basta sinasabi ko nga sa inyo, yung luma na uniform kahit na punit na, tastasin nyo at iyon ay gawin yung pattern. Kahit na anong, halimbawa, wait lang ha. Halimbawa, gusto niyo ng short, gusto niyo ng damit, pag-aralan ninyo magtastas ng damit na gusto niyong yari. Diyan kayo matututo. Kasi, yun ang gagawin niyong pattern.
Paniwalaan niyo ako dahil noong ako ay siguro mga 16 years old pa lang ako, ang pinag-aralan ko talaga kasi ang kapatid ko, ang ate ko, nagtitinda siya ng ukay. Doon pa ako sa probinsya, bata pa ako noon, siguro mga 16 o 15 lang ako noon. Ang hindi niya nabibinta, alam niyong ginagawa ko, tinatastas ko yun. Isa-isa kong tinatastas. Ako ang nagtatastas. Tapos iyon ang aking pinag-aralan. Iyon ang aking ginawang pattern sa aking mga tatahiin. Kaya iyan ang sinasabi ko sa inyo. Pag-aralan ninyong magtastas at iyon ay gawin ninyong pattern. Kahit na anong damit, kahit na pantalon, iyon ang gawin ninyo. Matututo kayo. Kaya dito, hanggang dito na lang muna, pinaaalala ko lang sa inyo kung paano ako natuto magtahi. Hindi ako nag-aral manahi. Ito ay galing sa puso ko, galing sa pagka-interes kong manahi, natuto ako. At ngayon, nakapakinabangan ko nga kahit ngayon matanda na, adik pa rin ako sa pananahi. Kahit pinagbabawalan ako ng mga anak ko, hindi ko na talaga maiwan-iwan para akong magkakasakit pag hindi ako nakatahi ng damit. Pero nung magkasakit ako, iniwan ko ang mga damit. Ang tinatahi ko na lang yan, beadings na lang. Kaya madali na kasi tahiin yan. Hindi na ako nagtatagal sa loob sa ano ng makina. Kaya kayo, mag-aral dito sa aking mga sinasabi. Kaya dyan na muna kayo, mag-share kayo, mag-like kayo, at no skip ads, please lang.